As the church continues to spread across the world, more ministers are needed to help the church administration in taking care of the church. As of January 2023 to present, 194 ministers were already added to the church. Today, October 29, 2023, in a worship service to God at the Central Temple, the Church of Christ, led by the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, 35 more ministers were ordained, making it a total of 229 ministers ordained this year. Most of the attendees of the worship service and witnesses of the ordination were SFM students. Sa mga inordinahan po kanina na manggagawa, lubos po kong na-inspire po lalo po sa aking pag-aaral. Na balang araw po sana po, ako naman po yung papunta po sa kalagayan nila, maging ministro po. Ang pagdadagdag ng maraming ministro sa loob ng iglesia, siya naman pong nagpapakita na ang iglesia ay tunay at tinutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sapagkat niloob niya na ako po'y makabiyaya ng pagtanggap ng banal na ordinasyon. Bagamat ako po'y nagdaan sa mga matitinding pagsubok sa pagtupad ko ng aking tungkulin, hindi po niya ako pinabayaan. Nagpapasalamat po ako sapagkat naglagay po siya ng tagapamahalang pangkalahatan na siyang gumagabay sa amin sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Natutuhan ko po sa pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo na bilang manggagawa, ministro sa loob ng banal na iglesia, ang kahalagahan ng maayos na pagtuturo. Sisikapin kong maibuhos ang aking panahon sa pagpa-practice preaching o pagsasanay sa pagtuturo at lalo ko rin pong isasabuhay ang mga araling ministerial na itinuturo po sa paaralan. Tayo na mga ministro ang unang-unang dapat na mamuhay ng maayos, nagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga kapatid kung papaano sumunod sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ako po bilang tagapagturo sa paaralan sa School for Ministers, ito rin ang aking bibigyan diin sa mga mag-aaral na aking tinuturuan upang sila ay malikha bilang tunay na katuwang ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ipinapangako po sa Panginoong Diyos at sa ating namamahala na patuloy po nila kaming kamalasakit sa pangangalaga at paghatid sa mga hinirang ng Diyos sa pagtatamo ng kaligtasan. As a ministerial student, I will continue my studies and I will be good instrument in propagating the words for Almighty God. Kapatid!